Hello, welcome to my channel. Hango lang po sa aking kaalaman, sa mga nabasa ko po, yung mga na-research ko po. Hindi ko po sinabi na ako po ay magaling at professional. Ito lang po ay galing po sa aking experience at sana po ay magustuhan niyo po. At kung ano man po yung mga mali o gusto niyo pong isuggest, mag-comment po kayo at tayo po ay bukas po sa kaalaman. Sa question ng kapatid natin na maalam pa. At malaki po tulong yun at malaking bagay po para sa akin yun. Nagre-reach out po kayo. At sana po ma-improve pa natin yung ating gustong mapuntahan na goal. Kasi nga po na tayo po'y baguhan pa sa narangin ito. At saludo tayo sa mga kapatid natin dyan na magtatato. Salamat sa mga sumusubaybay. Kaya po, tara na, simulan na natin ito. Lagi niyong tiyakin na sterilize, nakasilpa yung mga gagamitin na needle, tapos yung mga ano niya, yung gagamitin ink. Tingnan niyo rin po yung sanitation ng mga gamit niya. At magtanong po kayo, huwag po kayong mag-alangan, no? Magtanong. Kailangan niyo po ito. At siguraduhin niyo pong at kilalanin niyo po yung inyong artist. Kung referral to or mas maganda, interviewin niyo siya or tingnan niyo po. Huwag po kayo mag alangan na tanungin siya, mag-usisa sa mga gamit or gagamitin niya sa inyo upang paniguraduhin po yung safety niyo po. Ayun po ang dapat ang unang-una niyong gawin. Well, i-discuss lang natin about sa topic na to kasi maraming tatanong sa gusto magpatato, mga first-timer, masakit po ba sa ganitong part at anong dapat gagawin kung magpapatato ba, mga preparation at aftercare pagkatapos po ng matutuan. Kaya tara po, panoodin po natin at sana po magustuhan niyo. Ito po, may chart po akong ilalagay. May mga kulay po na nakalagay po sa different part. Kung saan po yung masakit, mas masakit, pinakamasakit, na yung sobrang sakit. Kaya po, ito po yung illustration para po magkaroon po kayo ng idea kung saan yung mga bagay na higit na masakit. Pero ginawa naman po ito kasi nga po yun po yung essence ng pagtatato. Kung di naman po kaya, may mga option para po na ma-overcome natin yung sakit. Kaya po, ito po yung mga ilan. It's better 2 hours before ng session nyo. Tapos, pahitan nyo po kung saan po ang part ang lalagyan nyo. Medyo mas marami. Hindi lang po, damihan nyo po ng pahit na makapal-kapal. Tapos, balot nyo po ng cling film para po mas kulog yung makulog po ito.
mas ma-effective po pag ganito, 2 hours before next session. Ganun din po yung mga nag-i-inject. Kung yung artist niya po ay comfortable po sa pag-i-inject ng pampamanhid, na try nyo po as be sure na bago at ano po yung syringe na gagamitin nyo. At kung saan po yung area, palibutan nyo po yung area na talagyan nyo, at it take time po na kung may effect din yung gamot. Sabihin nyo po kung may effect na para po mag-start na po yung artist nyo. Ano pong dapat gawin pag nasa session na? Gawin po natin na relax yung mindset natin. Dapat prepare na tayo na magtatato, at kung hindi kayong komportable, kausapin nyo po yung inyong tattoo artist para po ma-relax po kayo, at mabigyan kayo na advice para anong gagawin. Di ba? Meron po kasing nasa session is nanginginig siya. Pag masyado na masakit, minsan nag-overventilate, hindi po makahinga, may mga cause po niyan, nervyos, sobrang sakit, or nag-take siya ng alcohol, kaya nagkakaroon siya ng effect sa pagtatato natin. Minsan kinakapos ng hininga dahil nga po sa epekto ng alak. Pag kayo po yung uminom, pag magpapatato kayo, mas active yung dugo nyo at madugo ang pagtatato. Kaya po iwasan po natin to. Tapos yung pain is mas mataas pag kayo po yung uminom. Ang best time po na magpapatato kayo ay umaga, kasi hindi pa po gising yung katawan natin, at mas less ang mararamdaman natin pain pag umaga tayo magpapatato kaysa dun sa late na ng kunyari hapon or gabi. Mas buhay na yung natin, katawan natin, yung mga ugat natin, dugo natin. Kaya mas better na umaga ayon sa mga suggestion ng mga professional at mga may experience. Before kayo magpapasession, siguraduhin nyo kung kayo po yung nakakain, at maganda yung kondisyon ng inyong katawan, mindset, para po yung flow ng pagtatato is maganda po yung tuloy-tuloy, yung conditioning ng kanyang katawan ay matatapos nyo po, lalo na po yung mga malalaki ng session. Lalo na po yung malalaki yung mga kailangan ng mga session ng pagtatato, kasi nga po kailangan nito, ready po ang ating physical condition para po matapos natin yung mga malalaking piece ng tato. At siguraduhin po natin na susundin natin yung mga bilin ng ating artist, yung kung paano po pangalagaan ng ating tato. Meron pong mga available na cream, medicine, at tanongin nyo po ang artist natin para po mapag-suggest at ma-avail nyo po ito. At makakatulong po ang mga bagay na ito sa inyong tato. Mabibigyan na kayo ng mga idea paano nyo pangalagaan ng tato at paano maging maganda pa rin kahit na ilang taon ang bilangin, dahil nga po sa mga bagong mga gamit, gamot na binibigay upang mapaganda at ma-prolong yung inyong tato. Technology ngayon, maganda na yung ink, yung mga medicine, mga nagde-develop nito, yung sa mga likod ng mga tao nito na gumagawa upang mapaganda pa ang industry ng pagtatato. Technology ngayon, maganda na yung ink, yung mga medicine, mga nagde-develop nito, yung sa mga likod ng mga tao nito na gumagawa upang mapaganda pa ang industriya ng pagtatato.